Hello, magandang araw. Andito tayo sa COL Financial Account or Port. At meron ditong news. Nakalagay dito, Daily Notes, UBP, CHP, Tech Spotlight, Alert, UBP. UBP to acquire Citi's Philippine Consumer. Tingnan natin yung news nito ni UBP na mag-acquire daw ng Citibank or Citi. So ito, click natin. At ito na yung news niya. Thursday, November or December 23, 2021. Union Bank of the Philippines. UBP to acquire Citi's Philippine Consumer Banking Business. UBP to acquire Citi's Philippine Consumer Banking Business. UBP disclosed that it has entered into a share and business transfer agreement with various subsidiaries of Citigroup Inc. to acquire Citi's Consumer Banking Business in the Philippines. The transaction includes Citi's credit card, personal loans, health management, and retail deposit businesses. This also includes Citi's real estate interests in relation to Citibank Square in Eastwood, 3 full-service bank branches, 5 wealth centers, and 2 bank branch lights. UBP will pay a cash consideration for the net assets of the Citi Philippines consumer business plus a premium of 45.3 billion. We estimate that the total acquisition cost is approximately 63.1 billion pesos and amounts to 3.5x the book value of Citi as of end June 2021. The transaction is expected to close in 2H22 subject to regulatory approvals. At ang presyo ni Citibank ngayon, 23 ng December 2021 ay ito. 66. Hindi pala ito yung current price niya. If, because yung nakalagay. So, tingnan natin mama yung current price ni Citi or ni Union Bank. Accelerates growth in credit cards and creates cross-selling opportunities. Acquisition to be funded through internal capital and SRO. Ayun, magkakaroon ng SRO ito si Union Bank. At ang sinasabi dito kasi ilang branches lang yung i-acquire niya ni Citibank. O kay Citibank. So tuloy na natin. Acquisition to be funded through internal capital and SRO. UBP plans to fund the acquisition through a combination of internal resources and stock rights offering. So ito nga yun. The bank board of directors approved the raising of additional capital of up to 40 billion pesos. Assuming that the bank will raise the full amount, we estimate that its CET1 ratio will increase from 16% as of end September 2021 to 24% pre-Citi acquisition. So yun, maintain hold. So, sabi ni COL Financial, sabi ng broker ko, maintain hold yung recommendation niya. We currently have hold rating in UBP with FB estimate of 66.4 per share based on a 1.0x 2022 E P-BV adjusted to good for goodwill.
We expect loan demand to continue recovering given to the higher vaccination rate and declining COVID-19 cases. Okay. So yon, hold nga yung recommendation ni CUL Financial kay Union Bank. So ngayon, tingnan naman natin yung presyo ni Union Bank. Ang current price niya, 102 pesos. So, ito tayo ngayon, 102 pesos. Biyernes, 23 ng December. O, 24 ng December. At kung titingnan natin itong Union Bank, before siya nagbigay ng kasi nagbigay siya ng update or ng news tungkol dun sa pag-acquire niya sa Citibank, 23 kasi siya nagbigay ng news, 23 of December. So before kasi siya nagbigay ng news, itong stock price niya umakyat na nga ng umakyat. So from here, 62 pesos to ito yung resistance niya. So 62 pesos at dahan-dahan siyang umakyat hanggang 102 pesos. So yon, kung long-term investor ka, hindi mo tinitingnan yung mga technical indicator, kasi kung long-term investor ka, ang tinitingnan mo lang ay fundamental analysis, hindi yung technical indicator. So ngayon tingnan natin itong si Union Bank kung kailan siya nag-IPO. Kung ano yung pinaka-start niya na price nung nag-umpisa siya maging public listed. Change natin into weekly or monthly. Tingnan natin yung start niya ng IPO. Ito, June 1st, 1992. Kita ba siya? Ito, 1992 siya nag-start. June 1992. Kung isa-search natin sa Google, ito. Sinerch ko siya na Union Bank IPO. Tapos hindi pala. Ang ginawa ko, pumunta ako na kasi may India dito eh. Union Bank of India IPO review. Ito, Union Bank Philippines. Saan na ba siya? Ito. It started operations in 1981 and became a commercial bank on January 19, 1982, and in July 1992 Union Bank was granted the license to operate as a universal bank. The bank was originally incorporated as Union Savings and Mortgage Bank on August 16, 1968. After the initial offering, ito ng IPO, initial offering, the bank shares were listed at the Philippine Stock Exchange, PSE, on June 29, 1992. Yan nga, 1992 nga siya nag-start sa PSE. So, yun, lahat naman ito ay public. So, makikita natin ito anywhere, lalo na sa kapag sinerch natin sa Google. At yun, nandito pa rin tayo sa wiki. Mergers and Acquisitions. In 1993, Union Bank merged with International Corporate Bank, Interbank. And in 2006, another merger with
International Exchange Bank, followed after first being denied by iBank. In 2013, Union Bank acquired City Savings Bank, making City Savings Bank a 100% Union Bank subsidiary. So, noong 2013 nga, nag-acquire na rin siya ng Citibank. On December 23, ito na yon, ang yun ngayon. On December 23, 2021, a Union Bank acquired City Philippines from Citigroup for 55 billion pesos with Union Bank as the surviving entity. The deal is expected to close in the second half of 2022. At yun na nga, kung investor ka dito, posible pa itong tumaas ng tumaas. At kasi meron pa siya ditong digital. In 2021, Union Bank was one of the only 6 applicants licensed by the Banco Central ng Pilipinas to open a digital bank prior to its announcement of a 3-year moratorium on digital bank licenses. This means that Union Bank's new digital bank, known as Union Digital Bank or Union Digital, will be one of only 6 digital banks in the Philippines for at least 3 years alongside Overseas Filipino Bank, Tonic Digital Bank, Uno Bank, GoTime, and Maya Bank. So yun, medyo maganda nga ito ano ni Union Bank platform. Lalo na at papasok na siya sa online banking. Kasi yun nga, mas madali nga naman tayo mag-process ng transaction through online. At ang tinaas ng presyo ng Union Bank, medyo malaki din. Kung titingnan natin yung price niya ngayon. So from, tingnan nga natin ulit. Nag-start siya ng 9 pesos. So, ang ginawa nitong Union Bank, tumaas ng konti. Konti ba to? 9 pesos to 19. Lagyan natin ng 20 pesos yung resistance niya. So, ito nga, kung long term ka, bumili ka kay Union Bank nung IPO, 1992. At ngayon, ang presyo niya ay 102 na. Tapos, maliban dun sa price appreciation, kung paano kumita sa stock market, nagbibigay din itong si Union Bank ng dividend. Kung sisilipin natin, yung mga dividend niya ito. Cash dividends, 3.50. Nakailang dividend na ba itong si Union Bank? So, marami na siyang dividend. Tingnan natin kung yearly ba siya nagbibigay or every 6 months. Tingnan natin dito kay COL Financial. Search natin sa stock code UBP. Ito, Union Bank. Tapos makikita natin dito sa taas, ito, dividend. So, ito na nga, 2021, 25%. Ito, nagbigay siya, ex-date, 3rd of December, 2021. Record date. Kailangan may hawak ka ng stock ni Union Bank hanggang 9 ng December 2021 para maka-avail ka ng dividend ni Union Bank. So, yung start niya noong 3rd of December hanggang, ito na naman dun sa mga mahilig mag or gustong kumita only for dividend. So, yun, kailangan magkaroon ka ng stock price or kailangan magkaroon ng shares ng stock ng isang kumpanya sa each date. Tapos, yung record date hanggang record date para maka-avail ka dun sa dividend.
At yung makikita mo or magiging available yung dividend amount mo sa iyong account ay sa 5 ng January 2022. At dito sa cash, ang nakalagay dito ay tawag nito blank pa siya. 2020. Ah, ito na pala. Ay, February pa pala to. So, noong February 9 hanggang 15 na February at yung payable niya ay sa 4th of March 2021, nagbigay siya ng dividend na 3 pesos and 50 cents. So, let's see. Tingnan natin kung paano mag-compute. Kung tama ba yung computation dito. Kasi ang alam ko, kung ilan yung shares na hawak mo, i-multiply yun sa ibibigay niya na dividend. So, let's say for example, meron tayong 3,000. I-multiply natin sa 3,000 shares to. Sa 3.50. So, 10,000 din yung ibibigay ni Union Bank. At ito, sinearch ko sa Google how to make money with dividend stock. At sabi dito, one of the ways to make money with stocks is by investing in companies that pay dividends, which are the profits distributed to shareholders. A company's board of directors sets the dividend rate on a per share basis. If you own more shares, you'll get more in dividends. So yun, kung isa ka dun sa mga mahilig or gustong kumita ng pera sa stock market gamit ang dividend, yun lang naman ang babantayan mo kung saan magbibigay ng dividend yung isang kumpanya. At yung other way to make money on the stock is yung price appreciation. Yun nga, bibili ka sa mababang presyo and then ibibenta mo sa mas mataas na presyo. So kung for example dito kay Union Bank, kung titingnan natin, bili ka dun sa ilalim, sa baba, let's say for example dito, ilalim 44 pesos, makabili ka dito, after tumaas siya ng umakyat hanggang 120, benta na natin. So ganun lang kasimple kumita sa stock market, medyo komplikado minsan, medyo mahirap. Pero kung palagi natin ginagawa, madali siyang matutunan. At yun, hanggang dito na lang ang video na to. At maraming salamat sa panonood. At sana nakapag-subscribe ka na. At maraming salamat doon sa mga subscribers natin. Hanggang dito na lang. Merry Christmas. Bye!